Gaano ka-supportive yung partner mo? Si Maider kasi lahat na sabihin ko kinukontra niyan. Pero lahat ng gawin ko, sinusuportahan niya. Yung makontra lang siya sa salita, pero pagdating sa gawa, kahit ata bumuga ako ng apoy dito, susuportahan ako niyan. Alam niyo ba na una kong naisipang gawing content is travel vlog? Sabi ko sa kanya, total mahilig ka namang gumala, pumasyal, mag-ride. Gawan ka ako natin ng content tapos upload natin sa Facebook page. Eh medyo natagalin yung sumunod na ride nila. Kaya niyaya ko siya, sabi ko, tara my dear, subok tayo. Ride tayo sa malapit lang. Tapos subukan ko kung kaya kong gawa ng video. Alam niyo, hindi ako nagdalawang salita. Kinabukasan, umalis kami. Bumiyahe kami, solo ride lang. Kaming dalawa lang. Nagpunta kami ng DRT sa May Puning Cave. Sakto naman na nung araw na umalis kami, ang ganda ng tubig sa May Puning. Gaganda ng mga kuha kong shots ng mga video. Yun kasi talaga yung favorite kong puntaan sa DRT. Di masyadong crowded. Tapos nung time na yun, 20 pesos lang yung entrance. Pero may nabasa akong post nung nakaraan, 40 na daw ngayon. Umalis kami dito nun sa May Kawayan ng 5 AM, tapos nakarating kami doon ng mga 6:30. Halos kalahating araw din kami doon kasi lahat ng mga view doon sa May Puning Cave, kinuhanan ko talaga. Wala nga kaming dalang damit noon, kung ano yung suot namin, yun na rin yung pinanligo namin, tsaka pinambiyahe pa uwi. Bago mag lunchtime, umuwi na rin kami. Tapos ayun na nga, de sobrang excited ko. Pagka uwi namin, di na ako nagpahinga. Excited na rin ako mag-edit ng video. Pero bago ako nag-edit, nag-send muna ako ng isang video sa GC namin ng mga kapatid ko. Gusto ko lang pakita sa kanila na ang ganda ng tubig sa Puning nung time na yun. Kasi minsan napunta kami dun dati na medyo malabo yung tubig tapos mababa masyado. Halos parang matuto yung ilog. Ganun yung itsura niya. Tapos nung nagsimula na ako mag-edit, pupunta na tayo sa exciting part. Alam niyo kung anong nangyari? Na-corrupt yung SD card ko. Wala akong naisave na kahit na isang video. Doon ko naalala na meron pala akong sinend na nag-iisang video doon sa may GC namin ng mga kapatid ko. Nanlumo ang kusinera nyo. Unang-una nang hinayang ako sa effort namin ni my dear. Tsaka syempre, sa gastos at pagod na rin. Sabi ko, bakit ba ganun? Lahat na lang ba ng gusto kong gawin? Lahat na lang ba ng maisipan ko? Lagi na lang palpak. Kung hindi naman pumalpak, may nangyayaring hindi inaasahan. Kinalma ko na lang yung isip ko tapos nanood na lang ako sa Facebook. Yan kasi yung isa ko pang inaaral para sa sarili ko. Yung mag-move on and mag-move forward. Habang nanonood ako sa Facebook noon, may napanood ako noon na nagpipirito lang siya ng itlog. Tapos yung view niya, 1M. Kaya kung akala nyo nawalan ako ng pag-asa dahil nakorap yung SD card ko, hindi. Mas ginanahan pa ako. Why not na i-upload yung mga niluluto ko araw-araw? At least din ako mahirapan mag-isip ng content kasi araw-araw ko naman siyang ginagawa eh. Hindi naman ako magaling magluto. Mahilig lang. Magkaiba kasi yung magaling sa mahilig ka lang. Pero pag hilig mo, sigurado, gagaling ka rin. Hindi ako nahihiyang i-upload yung mga video ko kahit napalpak yung mga luto ko. Kasi syempre, dun tayo matututo. Kaya yung travel vlog natin, naging cooking kitchen page. Pero pag may ride kami ni my dear, i-upload ko na rin dito sa page natin yung mga travel vlogs namin. Para ma-share ko na rin sa inyo. Lagay ko na rin dito sa dulo ng video na to yung nag-iisang video na naisave ko sa Messenger nung nagpunta kami ng Puning Cave. Kaya kung gusto mong pumashot pero maliit lang yung budget, pwedeng-pwede talaga doon sa May Puning Cave. Pwede din yung mga bata. Pwede din kayong mag-overnight. Basta alamin nyo lang kung anong buwan yung maganda yung tubig doon. May time kasi talaga na medyo mababa yung tubig. Ito na yung nag-iisang video na naisave ko sa Messenger. Yun lang. Bye-bye. Like and share para alam mo kung ano ulam namin bukas.